Pinangakuan ka ba ng inyong partner at gusto mo ba itong ito pa rin niya kung ano man ang pinangako niya sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo isang spell paano tuparin ng inyong partner ang kanyang pinangako sa inyo. Lalong-lalo na kapag LDR kayo sa isa't isa. Dahil minsan, ang pangako ito ay napapako kapag LDR na. Dahil kadalasan ngayon is kapag LDR, napakaraming pagsubok. Napakaraming mga dumaan na kahit gaano kakaluyan sa inyong partner at gusto mong maging matino para sa inyong partner, kung ito ay merong pagsubok na darating sa inyo, lalapitan kayo, nilalamdi kayo, tapos hindi ka marunong lumaban, hindi ka marunong mag-control sa inyong sarili, is, ayun, napapako na yung mga pangako mo, nakakalimutan mo na. So, dito, kung ikaw ay isa sa may mga ka-LDR o mayroong ka-LDR na partner, ito ang gagawin mo upang yung pinangako niya sa iyo na iniwan ka niya kung saan man siya ay matutupad niya ito at hindi ito mapaling sa iba ang kanyang intention or attention. So, ito ay pwede mong gawin sa babae to babae, lalaki to lalaki mong partner. Dahil marami tayong mga kaibigan na nagmamahalan na parehas ang kasarian. So, lahat tayo ay may karapatan na lumigaya, may karapatan na sumaya, may karapatan magmahal. Kaya naman, para din ito sa inyo, at syempre naman sa ating mga mag-partner na babae at lalaki, syempre. So, ayon sa materialis naman, is kailangan natin dito na maghanda ng isang garapon. Garapon na may takip at garapon na babasagin at clear po. Ngunit kung wala kang clear na garapon, pwede kang gumamit kahit yung mga may print na garapon. Pero kung may kakayahan ka na kumuha ng mga ganito na clear, so ito ang inyong gamitin. So, ayun, kailangan din natin dito ng larawan ng inyong target. So, kailangan natin dito ng kanyang larawan. And kailangan natin dito ng isang itlog. So, ayun, kailangan natin ng tubig. Kailangan natin dito ng panulat ng kulay pula. So, pwede kang gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen. Ang importante po, ito ay kulay pula. And ayun, kailangan din natin dito ng asid. So, ayun lamang po ang ating bagay na dapat ihanda. Again, kailangan natin dito ng garapon. Kailangan din natin ng tubig. Kailangan natin ng larawan ni target. Kailangan natin syempre ng isang itlog. Kailangan din natin dito ng asid. So, yun po. Sana ay nakuha ninyo ang mga materialis na dapat nating ihanda. So, kapag ready na ang mga materialis na yun na dapat nating ihanda, ang gagawin mo ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan at magawa ito. So, ang gagawin mo dito sa garapon na ito. Dito sa garapon na ito, lagyan mo ito ng tubig. Kung maaari, kung meron kang tubig ulan, mas maganda din na tubig ulan ang iyong gamitin. Pero kung wala, ay normal na tubig na lamang. So, tubig, lagyan mo ito ng tubig kahit na hindi siya gaanong puno. Lagyan mo lamang ito ng tubig.
At saka mo ilagay ang kunting asin. So, ilagay mo ang kunting asin at mag-visualize ka. I-visualize mo kung ano man yung sinabi niya, ano man yung iniwan niya sa inyong pangako. At i-visualize mo, hilingin mo dito sa tubig, natutuparin niya kung ano man yung pinangako niya sa iyo. Kailangan na mula sa inyong puso, taimtim na kahilingan, and ayun, hilingin nyo lamang dito. And ang gagawin mo, pagkatapos nun, ay kunin mo ang itlog. Kunin mo ang itlog at isulat mo doon sa itlog yung pangalan at apelyido ni target. So, isulat ninyo ng paikot sa itlog yung pangalan at apelyido ni target. And habang nagsusulat kayo doon sa itlog, dapat ay positive ka na nasa isip ko na tutuparin ni target ang kanyang mga pinapangako. Ngayon, kapag nasulatan mo na ito ng pangalan at apelyido ni target, ang itlog, ang gagawin mo ay kunin mo ang itlog at ganun-ganun mo sa iyong palad upang mas mabigyan mo ito ng energy at sabihin mo, pangalan at apelyido, tutuparin mo kung ano man yung pinangako mo sa akin. Tutuparin mo ang lahat-lahat ng mga sinabi mo sa akin. Pagkatapos nun, kunin mo ang itlog at ilagay mo dito sa tubig ang itlog. Dito sa loob ng garapon na may lamang tubig, ilagay mo dito sa loob. At ang gagawin mo pagkatapos is itong larawan ni target, dapat ay may extra ka dito. Dapat may extra ka at yung larawan ni target, ilagay mo din dito sa loob ng garapon na kung saan nandito sa loob yung tubig, asin, itlog at larawan. So, dapat ay ilagay mo at saka mo ibulong ng tatlong beses ang iyong intensyon. So, pangalan at apelyido at sabihin mo dito, tutuparin mo ang lahat ng pangako mo sa akin at hindi mo ako bibiguin. At again, pangalan at apelyido, tutuparin mo ang lahat ng pinapangako mo sa akin at hindi mo ako bibiguin. Tatlong beses mo po yung ulit-ulitin na pagkasabi at saka mo ito takpan. At pagkatapos nun, kung may kama ka, ilagay mo ito doon sa ilalim ng iyong kama at hayaan mo ito doon hanggang maramdaman mo or tumalab na sa iyong target. Kung wala ka namang kama, kung maaari, ilagay mo doon sa inyong altar kung may altar kayo or di kaya sa ibabaw ng inyong jura box or sa loob na lamang ng inyong cabinet. And huwag ninyong hayaan na makita ito ng ibang tao at tanungin ka kung ano ito. Dahil sa mga ritual, dapat ay sikreto lamang ito at wala pong dapat na nakakaalam ito. So, ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday na kahit anong oras at kailangan na malakas ang inyong energy, buo ang inyong tigwala at hindi kayo nagdududa sa inyong ginagawa. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang